undefeated na boxer na nagmula sa pinakamalaking probinsya ng Pilipinas, ang Isla ng Palawan. Ito nga mga bay ay ang batang The Technician na si Jacel Trinidad. At sa darating na Marso 28 taong 2024 nga mga bay, ay kakaharapin ni Trinidad ang undefeated na batang The Sniper na si Arvinjan Pasiones. Taong 2023 mga bay, ay apat na beses nang lumaban ang batang The Technician na si Jacel Trinidad. At ang apat na laban na ito mga bay ay nauwi sa pagbagsak ng kanyang mga nakalaban. Ito nga ay nag-umpisa mga bay sa unang laban ng taon ng batang The Technician noong Enero 30, 2023, kung saan mga bay ay nakalaban niya si Virgilio Silvano ng Cebu City. Bahagyang maliit man itong pambato ng Cebu mga bay na si Virgilio Silvano, pero nakakalamang ito sa experience ng bakbakan. At ito nga ngayon ang nagpapakita ng pag-agresibo sa unang mga segundo sa pag-uumpisa ng laban. Subalit, hindi pa man nangangalahati sa oras ng yugtong ito mga bay, ay ipinapakita na ni Trinidad ang pagka-technician mula sa mga praktikalang suntok nito na siyang pulidong tumatama kay Virgilio Silvano. Kung kaya't pagsapit ng 30 segundos ay sub-sub sa lona si Silvano. Sa pagbabalik ng laban mga bay ay nakatama ng right counter punch si Silvano. Naalog nga rito si Trinidad mga bay at napasandal sa corner ng ring. At sa kanilang dikitang sagupaan ay muling napuruhan si Silvano at bumagsak nga muli ito sa lona. Wala nang ang sapat na oras nang tumayo si Silvano at ito nga ay na-save by the bell. Hindi na nga rin umabot sa second round ang labang ito mga bay at umayaw na sa laban ang kampo ni Virgilio Silvano. By a technical knockout, Jacel, the Technician Trinidad. Makaraan lang ang apat na buwan mga bay ay muling lumaban si Jacel Trinidad. Bit-bit ang kartadang 8 wins with 3 knockouts. Dito nga ay makakalaban niya si John Paul Tabanao. At may kartada naman itong 5 wins with 4 knockouts na may isang talo at isang tabla. Naganap ang labang ito mga bay sa Mandaluyong City noong June 10, 2023. Kalawite itong si Tabanao mga bay na siyang naging pambato ng MP Promotions doon sa Davao. Maliit man ito, pero ang lakas nito'y hindi mapagkumpiyansahan sapagkat sa 5 panalungan nito ay 4 roon ang knockout. Dito nga sa pag-umpisa ng kanilang laban mga bay ay si Tabanao nga ang nagpapakita ng pagka-agresibo kung saan ay sinusugod nito si Trinidad at binabaliwala nga lang ang mga suntok ng The Technician. Subalit isang pagkakamali ang ginawa ni Tabanao sapagkat ang accuracy ni Trinidad sa ganitong klasing sagupaan ay mas mataas at mas malaman kumpara sa kalaban. He's gonna make sure. Left-handed. At sa puntong ito nga mga bay ay ating ang nasasaksihan ang paulit-ulit na mga counter punch ni Jacel Trinidad na siyang nagpapayanig sa ulo ni Tabanao. At sa 30 segundong natitirang oras nga mga bay ay isang uppercut ang pinakawala ni Trinidad na siyang naging susi para bumagsak ang pambato ni Manny Pacquiao. Bumalik ang kanilang sagupaan mga bay na may 20 segundos pa ang natitirang oras. Mataas pa ito kung tutuusin. At sa pangapaulang suntok ni Trinidad ay muling bumagsak si Tabanao. Right on the face.
Dalawang beses ngang bumagsak si Tabanao sa nakaraang round mga bay. At pansin nga rito sa pag-umpisa ng round 2 ang matinding pagkahilo ng batang dabawin nyo. Dito nga ay hindi na tinatantanan ni Trinidad si Tabanao hanggang sa itigil ng referee ang kanilang laban dahil sa hindi na sumusuntok itong si John Paul Tabanao. Dito nga mga bay ay isang technical knockout victory ang nakuha ni Jocelyn Trinidad at ang pag-akyat sa kanyang record sa 9 wins with 4 knockouts. Wala pa sa dalawang buwan ang nakalipas mga bay. Noong August 5, 2023 ay muling lumaban si Jocelyn Trinidad at ito nga ay para sa bakanting belt ng PBF Light Flyweight Championship. Dito nga mga bay ay makakalaban niya si Ruslan Eco at may kartada nga itong 10 wins with 7 knockouts at may isang talo. Mas mataas at mas maganda ang knockout rating ni Ruslan Eco mga bay at isa rin itong dynamic fighter na lumalaban sa tatlong division sa minimum weight, light flyweight at flyweight division kung saan nga mga bay noong Mayo 2023 lang ay lumaban nga ito doon sa Japan para sa belt ng WBO Asia Pacific minimum title. Doon nga ay nakalaban niya si Guki Kuyabashi. Sa yugto nga ng bakbakan na ito mga bay ay si Trinidad ang kumukontrol sa laban kung saan nga ay mas maraming depensa ang ginagawa ni Ruslan Eco at umiiwas ito sa mga mahahabang galamay ni Trinidad. Sa pangalawang yugto ng bakbakan mga bay ay mga ugong na mga lambayog na suntok ang pinapakawalan ni Trinidad. Nagbabalik man din ang atake si Ruslan Eco at ginamitan na nito ng Mayweather defense. Ang mga pag-atake ni Trinidad ay hindi pa rin ito umubra dahil sa haba ng galamay ng The Technician. Matibay rin ang panga ni Trinidad mga bay. May mga instances nga rin na nakakatama ng mga pulidong suntok si Eco pero baliwala ito sa pambato ng Palawan. Pagpasok nga rito sa round 3 mga bay ay ibang level na ang ginagawang pag-pressure ni Trinidad. May bit-bit na itong apoy at unti-unting sinisigaan ang isang pirasong truso kahit ito'y nakababad pa sa tubig. Mapapansin nga rin natin ito mga bay na bahagyang bumabagal na si Ruslan Eco dahil sa walang humpay na pag-atake ni Trinidad. Umabot pa sa round 4 ang laban na ito mga bay kung saan nga ay binungkal ni Trinidad ang bodega ni Ruslan Eco. Mula nga sa matutulis at mahahabang galamay nito ay paulit-ulit nitong sinusundot ang katawan ng kalaban. At sa loob nga lang ng 30 segundos mga bay ay grabe ang pamimilipit sa sakit ni Ruslan Eco nang matamaan ng left hook ang kanyang tadyang. Sa lever shot nga na ito mga bay ay hindi na nakatayo si Ruslan Eco at nasungkit ni Jocelyn Trinidad ang kauna-unahang belt nito, ang Philippine Boxing Federation Light Fly Championship. And the new Jocelyn Trinidad one punch knockout to the ribcage. Sa unang depensa naman ng The Technician ay bigatin agad ang kanyang nakalaban. Ito nga mga bay ay si Eldin Ginahon na may kartadang 9 wins with 8 knockouts at may isang talo. Si Ginahon mga bay ay kababayan din ni Ruslan Eco sa Misamis Oriental. Naghanap ang labang ito mga bay noong November 11, 2023 sa Bernardo Park Covered Court sa Quezon City. At sa pag-uumpisa pa nga lang ng round 1 mga bay ay walang patumpik-tumpik na sumugod agad ang PBF champion. Nagbabalik naman ng suntok ang challenger na si Ginahon pero ibang level ang mga kombinasyong pinapakawalan ng The Technician. Mula nga sa mga overhand right nito mga bay at kaliwat kanang kombinasyon ay napapaliguan ng suntok ang challenger hanggang sa matibag ito at mabasag ang tibay ng kanyang tuhod.
Dalawang beses ngang muntikan ang bumigay ang tuhod ni Elden Ginahon sa labang ito mga bay, at nakasandal na nga lang ito sa lubid habang binubugbog ng kampiyon. Hanggang sa wala na nga itong magawa sa mga suntok ng The Technician, ay binato na ng corner ni Ginahon ang kanilang tuwalya, hudyat na sila ay sumusuko na sa laban. Dito nga mga bay ay panalo ang kampiyon na si Jazelle Trinidad by first round technical knockout, at umakyat na ang kanyang kartada sa 11 wins with 6 knockouts. Ngayon naman mga bay ay kilatisin natin kung paano lumaban ang batang Cebuano na si Arvindian Pasiones. Isang bagitong Pinoy na nakadistino sa Vietnam ang maagang pinasok ang larong palakasan. Sa edad na 16 anyos ay lumalaban na ito sa Vietnam sa labang inorganisa ng Saigon Sports Club para sa pagpili ng mga boxing prospect, ay kasamang lumaban ang batang Pinoy noong December 26, 2021. 16 anyos pa lang sa panahong ito ang batang Cebuano mga bay na si Arvindian Pasiones, at sa labang ito ay nakatapat niya ang isang Vietnamese fighter na si Nguyen Kien Dat. Hindi nga registered ang labang ito mga bay sa website ng BoxRec, at isa lang itong 4th round amateur boxing match na binuo ng Saigon Sports Club. Sa umpisa ng round mga bay, ay gera agad ng suntok ang hatid ng 16 anyos na si Pasiones. Kita mo talaga ang excitement ng ating bata, at halata sa galaw nitong matagal na itong batak sa boxing. Hay đi làm đài huấn luyện viên của bạn. Rất là đẹp. Những hiệp lần đầu tiên xảy ra tại Việt Nam, mình còn đang đến trường, sắp sắp đến trường thì không có điều gì xảy ra. Hết hiệp 1. Kahit na home court advantage para sa kalabang Vietnamese, ay walang bilang ito dahil sa pagka-agresibo ng batang Pinoy. Gumawa man ng malupit na diskarte ang kalaban nito sa round 2, pero hindi pa rin ito tumagal, at madali lang napabaliktad ni Pasiones ang templada ng laban. Cả hai đồng khá là giữa với đại khá là hơn cả hơn đúng bên đồng bình luận là cố lên và một cố lên cả tiếng nước ngoài và tim giảm cho nhịp tim giảm xuống. Pang-apat a final round na mga bay, at unang ang sumugod at kumonekta ng kombinasyon ang kalaban. Kalaunan ay bumawi rin ang atake si Pasiones, at ilang beses na pumilipit ang ulo ng Vietnamese mula sa suntok ng Pinoy. Makalipas ang isang minuto ng round, ay biglang bumagsak ang stamina ng Vietnamese dahil sa mga pag-atake ni Pasiones. Sa bibig na nga lang ito humihinga, at umiiwas na ito sa dikitang duelo. Sa isang minutong natitirang oras ng round 4, ay nakatama ng pulidong suntok ang kalaban. Dito ay napukaw si Pasiones, at gusto nang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas para tapusin ang laban. Segundo bago matapos ang round, ay muling bumanat ang atake si Pasiones, at dito ay lantang gulay na ang pambato ng Vietnam. Oh my God! Oh my God! Incredible! Oh my God! And a foul! Wow! Kahay, woo! Sa scorecard ng mga hurado mga bay, ay walang dudang pumabor ang mga ito sa ating pambato na si Arvindian Pasiones.
Makalipas ang tatlong buwan mga bay, ay umakyat na sa professional boxing ang batang Pinoy. At sa unang dalawang professional boxing match nito sa Vietnam, noong Marso at Oktobre taong 2022, ay nanalo ito via TKO at unanimous decision. Pero ang labang ating babalikan mga bay, ay ang huling duelo ni Pasiones na naganap sa Bangkok, Thailand. Dito mga bay, si Pasiones ay may professional record na 2 wins with 1 knockout. At ang kalaban niyang Cambodia naman ay si Bicheth Oat at may kartada itong 4 wins with 2 knockouts at may isang talo. Naganap ang labang ito mga bay sa Bangkok, Thailand sa ilalim ng pamunuan ng Highland Boxing Gym. Samahan niyo ako mga bay at panoorin natin ang giyera ng suntukan sa pagitan ng bagitong Pinoy at ng Cambodian. ประเภทกำปั้นใช้วิชิตโอ๊ตวิจอมกางเกงสวยจริงๆครับแล้วก็นึกถึงอดีตแชมเปี้ยนครับเฮกเตอร์คามาโชพยายามจะประดิษฐ์ศึกทางด้านของอวิจอมปาเซลเนสให้ได้ครับนักมวยรายหน้าชนะอวิจอมปาเซลเนสไปได้ด้วยโอ้ยบวกกันอย่างนี้ไม่น่าจะครบยกแล้วครับออกหมัดออกอาวุธกันทุกดูครับต่อไปต่อยไปยังติดการตึงปังนะครับเคยแพ้ใครเยี่ยมภูเขียวโอ้โหต่อยกับตัวสวยเริ่มจะโหเริ่มจะไลฟ์อวิจอนพาสจัดกับกัมพูชาแยบซ้ายของอวิจอนวิชินโอ๊ตนี่ก็พยายามเดินไล่ถล่มลำตัวแล้วครับ กะจะเอาให้โอ้โหบวกซ้ายครับโดนกันนะครับอวิจรโอ้สไตล์นี้แหละครับท่านผู้ชมจำกันได้ในตาเรามาแล้วหลายครั้งนะครับโอ้โหไล่หันลำตัวเจเนสบางทีก็เป็นมวยซ้ายบางทีก็เป็นมวยขวานะครับต่อยลำตัวนี่ตักดวงเลยครับทางด้านของวิชิโอ๊ตครับหุบซ้ายโอ้โหเจอลำตัวเข้าไปครับแม่ถึงกับสะอึกเลย ตอยหลบลำตัวครับต้องดูครับใครจะร่วมใครจะหล่นโอ้โหประธานฟิลิปปินส์นะครับปัจจุบันนี้ไปอาศัยอยู่ที่เวียดนามนะครับโดนหมัดขวาของอวิจรอีกแล้วแต่หมัดหน้าของอวิจรมาโซเนสที่เร็วครับยก ไล่ถล่มลำตัวครับอีกหนึ่งชุดครับวิชิตโอ๊ตครับหมดยกที่สองกัมพูชาครับไล่ถล่มประมาณหาตัวแค่ยากจริงๆครับมาแล้วครับไล่ถล่มนะครับเอาละครับยืนตัวแล้วครับต้องกดครับโอ้โหหมัดขวาเต็มๆครับโดนไปถึงกับขาสั่นครับอวิจรมาโซเนสต้องไล่อย่างเร็วเลยครับ ดูครับพยายามจะฆ่าขอน้ำมือจากกัมพูชาครับวิชิตโอ๊ตปลูกกันแล้วครับแหมต้องรู้ดำรู้แดงกันแล้วครับยกนี้ต้องมีคนร่วมมีคนหล่นครับโอ้โหเผลอไปจูบหมัดของวิชิตโอ๊ตนะครับปากคอด้วยตอนนี้ถึงต้องบอกว่าแตกยับเลยแหละครับไล่กันไปครับโอ้โหตัดตัวนี้ตอนนี้วิชิตโอ๊ตแหมยังยืนห่างไปนิดนึงครับ Sa isang left hook sa mukha ng Cambodian mga bay ay bumagsak ito. Sinubukan pa nitong makatayo pero sa lubha ng kanyang tama ay bigo itong ipagpatuloy ang laban. At dito mga bay, ay panalo ang batang Pinoy via technical knockout bago magtapos ang round 3. Nitong first quarter ng taong 2023 mga bay, ay lumaban muli ang apo sa tuhod ni Lapu-Lapu sa ilalim ng pamunuan ng Saigon Sports Club noong March 25, 2023. Dito mga bay, ay nakalaban ni Pasiones ang isang dayong Thai fighter na si Sarawot Jamtong na may kartadang 7 wins with 7 knockouts at may tatlong talo.
Mataas na ang experience ng kalaban mga bay at marami na rin napatunayan ang lakas nito na sa lahat nga ng kanyang panalo ay knockout. May kaliitan ang kalaban ng Pinoy mga bay at tanging buhok lang nito ang nagdala ng tangkad. Subalit malatoro ito kung umatake, kung saan nga sa mga unang segundo pa lang ng laban ay winawasiwas na nito ng mga lambayog si Pasiones. Nam trước, ở tuổi 13 là một võ sĩ được dự đoán cũng sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với đất nước Việt Nam của chúng ta và cũng sẽ là một trong những lắm bất lợi hơn về mặt thể hình, về chiều cao và sải tay. Tulad ng ibang nakalaban ni Pasiones mga bay, ay na-starstruck ang mga ito sa abilidad ng Pinoy sa pag-counter. Simula nga nang matikman nila ang init ng suntok ng Pinoy, ay dahan-dahan na ito kung sumugod. Pagpasok ng second round ay nagbukhang baguhan ang mas eksperyensadong kalaban. Lahat nga ng counter punch ni Pasiones ay pulidong tumatama sa mukha ng Thai fighter. Siya ang po, rất khó để tiếp cận với chiều cao một mét hơn so với Siya ang thong 4 cm và đây là một cú đấm. At sa isang minuto bago matapos ang round mga bay ay bumagsak at tumingala sa lona ang kalaban matapos tamaan ng right straight ang panga nito. Sa lubha ng tama ay hindi na ito naka-recover sa bilang ng referee. Đây là những gì mà chúng ta đã dự đoán trước và 10 cái đêm đã không đủ. Sa ngayon mga bay ay umakyat na ang undefeated record ng Pinoy sa 4 na panalo at 3 knockout. Ang sumunod na laban mga bay ay ang huling knockout win sa kartada ni Arvinjan Pasiones. Dito nga ay makakaharap niya ang kapwa Pinoy na si Jonathan Refugio, isang veterano sa larong palakasan at maituturing na acid test para sa kanyang kakayahan. Sa labang ito mga bay, si Arvinjan Pasiones ay may malinis na kartadang 4 wins with 3 knockouts at si Jonathan Refugio naman ay may veteran record na 22 wins with 8 knockouts na may 9 na talo at 5 tabla. Malaki ang potensyal ni AJ Pasiones mga bay. Maliban sa bata pa ito sa edad na 18 anyos, ay may tangkad rin itong 5'7.5 o katumbas ng 172 cm. Sa light flyweight division ay siya na ata ang pinakamatangkad na Pinoy na lumalaban. Samahan niyo po ako mga bay at atin pong panoorin ang highlights ng kanilang bakbakan. Bây giờ là hiệp đấu đầu tiên trong trận tranh tài WBA châu Á hạng đấu trong bộ trang phục vô địch WBA rất tốt. Đáng tiếc là Pasiones có chiều cao tốt hơn. Gia đình chúng ta thấy là rất tốt. Sự chủ động áp sát vẫn thuộc về cho John Pasiones. Và anh không không vừa rồi anh dễ dàng cảm nhận các trận đấu ở hạng siêu live chúng ta còn 10 giây cuối cho hiệp thứ hai. Chủ động áp sát của Pasiones là thắng 4 ở trong theo kiểu lặng né đòn luôn rất ở trong môn boxing. Một loạt các combo đòn đến từ làm lung lay bao căng của đối phương. Thì bao chúng ta đang trôi về những giây cuối cùng. Refugio vừa rồi là một đòn dứ sát đối thủ.
thì cũng khiến cho đối thủ gặp khá nhiều sự đau đớn. Bắt đầu dùng Refuso vào góc này, anh Axiomet được mệnh danh là thần đồng của boxing Philippines đang mười giây cuối của hiệp 4. Body shot. Bây giờ thì Park Seo Net đang tăng lợi thế cũng như điểm yếu của đối phương. Với sải tay ngắn hơn thì những cú chop của Refuso chưa thể tạo ra được sự. Rất mạnh. Một cú body shot, chúng ta nghe rõ một tiếng đồng với một lực rất mạnh của Passionet. Bây giờ lại dồn đối thủ vào góc này vào đó. Refuso đang cố gắng thoát ra một pha body shot tiếp theo ở phần hông của đối phương. Tất cả các hiệp đấu sự chủ động đều gọi tên Passionet, võ sĩ 18 tuổi, thần đồng boxing Philippines. Dù báo hiệu trận đấu bắt đầu thì sự chủ động áp sát và chủ động tấn công ra đòn vẫn đang thuộc về cho Passionet. Một cú móc vào phần quá thấp của đối phương, đó là một đòn phạm luật. Không thành công và di chuyển lùi sâu và di chuyển ngang của Refuso vẫn đang phát huy được giá trị. Anh không để cho đối phương có cách để có thể phong tỏa những tình huống lùi phòng ngự của mình. Một pha thủ phản rất hay của Jonathan Refuso. Right hand đấm thẳng rất tốt. Đúng là ngày hôm nay thì Passionet đã gặp khá nhiều những sự khó khăn trên những bước di chuyển đa dạng và chủ động của Refuso. Passionet vừa rồi đã sở hữu cho mình một đòn ấn tượng. Anh đang muốn phát huy tinh thần và giá trị đòn đánh vừa rồi, nhưng Refuso ngay lập tức lùi ra xa. Thì một đòn chính xác nữa vào gương mặt của Refuso lúc này đã bầm tím và có dấu hiệu chảy máu. Một thoáng sơ hở đã khiến cho Refuso phải lĩnh một cú đấm ấn tượng và có lực tương đối mạnh của Passionet. Thật may là tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên. Nếu không, không biết chuyện gì xảy ra với Refuso. Bago pa man mag-umpisa ang round 7 mga bae, ay napagtanto na ni Jonathan Refuso na talagang hindi niya kakayanin ang batang si EJ Passionis, kaya sumuko na ito sa laban. Daghang salamat mga bae, at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman yung reaksyon sa ating video. Pag-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.